So welcome back mga kabutingting sa ating YouTube channel. So today mga kabutingting, samahan nyo kami mag-set ng ating Power of Death mousetrap sa tabi ng kulungan ng ating mga alagang ibon sa likuran, dahil may nakita tayong malaking daga doon. Medyo delikado yun kapag ka mayroong malaking daga na umaaligid sa kulungan ng mga ibon natin at sa mga kalapati natin. So ito, meron tayong sariling design ng mousetrap at isiset natin to. Samahan nyo kami, tara! So bago natin iset yung ating mousetrap sa likuran, kukunin ko muna yung anak ng ating double factory wing dito sa ating mini eatery para makita nyo yung itsura nila, dahil malaki na ngayon, kita na yung kulay nila. Tara! Tapin muna natin itong ating mousetrap. Tautaw muna tayo ng kamay natin dito sa ating patoka para nun di magbago yung amoy ng mga inakay natin. Ito mga kabutingting, yung anak ng ating double factory wing. At ito si Kokoy, nagbalik na, no? Yan. So ito mga kabutingting, oh, ang ganda ng dalawang inakay natin dito. Isang cobalt blue U-wing. Yan, oh, so possible yan tong isa. Tingnan nyo yung kapa niya, yung U-wing marking niya, malapad. Yan, oh, ayan. So mas malapad yung inabot ng U-wing marking niya. Halos matakpan na yung buong pakpak. Compare natin dito sa isa. Yan. So itong isa U-wing din to. So automatic U-wing lahat ng anak ng ating double factor U-wing. So itong isa na to, possible cock. Tignan nyo yung pagkakaiba nung U-wing marking nito kesa dito sa isa natin. So ito, tignan nyo. Talagang malapad yung U-wing marking niya sa likod. Ayan, no? Kaya likod eh. Ayan. So ayan, no? Talaga natakpan na halos yung buong pakpak niya. Pagka ganyan, possible hen, and laging ganun yung nangyayari, no? Lahat ng mga malalapad ang kapa na U-wing ay laging nagiging hen kapag matured na sila. And ito nga, yung pagka yung ganito kanipis lang, yan, no? Konting-konti lang sa likuran, ay laging kak yung nangyayari kapag matured na sila for breeding. So ito, meron tayong isang possible cock at isang possible hen. And ito double, ay ano to, cobalt blue par blue U-wing. And ito naman ay blue par blue U-wing. So merong turquoise na mas light green pa dito yung dating, no? Parang green. Ito medyo blue pa yung dating nito, pero kung naging light pa ng konti yung kulay nito, turquoise na to eh. Pero ito blue na to na ituturing. Yan. So blue par blue U-wing and isang cobalt blue, dahil mas madiin yung pagka-blue nito, halos magbabayolet na yung dating ng kulay niya. Ayan, so ang ganda ng dalawang inakay natin. And ano na to eh, 38 days. Kung di ako nagkaamali, 38 days old na yung ating pinakamatanda rito. Ito yatang hen. Ayan, tataba oh. Oh, lalaki ng katawan. Oh. Galing magsubo yung parents niya. So eto, kapatid to ni Kokoy sa tatay. Ayan si Kokoy oh. Nangangat-ngat ng tenga. Yan, so kapatid niya tong mga to sa tatay, kasi yung tatay nito ay yung mob par blue na tatay din ni Kokoy at saka ni Keps. Pero sa nanay hindi sila magkapatid, dahil lang nanay ni Keps at saka ni Kokoy ay yung ating green opaline na si Aliana. Yan, so ito ang gaganda rin, no? Quality yung pagka par blue nila, pagka fisher nila. Tingnan niyo yung itsura ng mukha nila, napakalinis. So yung guhit nila talagang nasa ibabaw lang ng mata at hindi bumaba, no? Walang dungis sa may pisngi. Kaya ganyan, maganda yung pagka-fisher niya. Pure-blooded fisher yung ganyan niya. Ganda. Okay, so soli muna natin to at iset na natin yung ating mousetrap. Tara! So eto mga kabutingting, nandito na nga tayo sa likuran at nandito tayo sa tabi ng kulungan ni Berna, yung ating bugbog line. At dito natin lagi nakikita yung daga. So dito sa mga tambak, sa mga tambak ng kahoy na to, no, dito natin lagi nakikita yung daga na tao maaligid yan. Yan, so delikado yan, no, baka mamaya akyatin niya yung ating bugbog line. So ang gagawin natin ngayon ay iset natin yung ating mousetrap dito
para mahuli na natin yung daga na yun. So napakalaki ng daga eh. Delikado yung baka makagat yung paa itong ating bubog na yung dito. So sayang, napakagandang kalapati pa naman ito. So ito yung ating mousetrap. Yan. So ito yung ating sariling mousetrap, mga kabuting tingnan. So dinesign natin to. Eh, na-video ko na rin to dati. Kaya alam, medyo matagal na rin yun, no? At gagamitin ulit natin siya ngayon. And medyo ni-remodel natin ng konti. Tinakasan natin, no? Nilakihan natin yung entrance para mas madaling makapasok yung mga daga. So, papakita ko muna sa inyo kung paano gumagana itong ating trap na to. Paano niya mahuhuli yung daga natin. So, kailangan natin ng stick. Kung wala akong stick. So, ito yung pinaka huhuli sa daga, no? Actually, hindi nga huhuliin eh. So, papatay na yung daga, no? Ito nyo ang bigat nito. And may mga sima ng tornilyo. Ayan, no? May mga tornilyo siya. Napakatalim. Ayan, no? So, nilagyan natin sa simento. Tapos, nilagyan natin mga tornilyo. Para once na madaganan niya yung daga, eh, siguradong pepo yung daga, no? Ayan. So, ito yung trigger natin dito. Sasabit natin to dito sa likuran. Susuot natin dito sa butas na to. Ayan, kung nakikita yung butas na to, shoot natin dito and then sasabit natin dito. Tapos, meron tayong parang pinaka-trigger pad niya, ito. Once na naapakan to ng daga, itong pad na to, buksan natin to. So, once na naapakan ng daga, itong ating pad na to, mga kabuting ting, itutulak niya yung nakasabit natin na trigger. And then, pag bumaba yan, no, matatanggal yung pagkakasabit nitong ating pabigat, babagsak siya. So, ganito siya nag-work. Reset natin siya. Sabit natin yung trigger dito. Ito yung pinaka-trigger natin. Yan. So, sabit natin dyan. Medyo sensitive eh. Medyo mahirap siyang isabit. Tapos, itong ating pad, isasandal natin dito sa pinaka-trigger niya. Yan. Yan. So, yan. Nakaset na siya ng ganyan, mga kabuting ting. And, ito. Kunyari, ito yung daga, no? Papasok siya dito. And then, kapag inapakan niya to, so pinaka-trigger pad, yun. Sa pool na yun, daga, mga kabuting ting. And, siguradong hindi mabubuhay dito sa ginawa nating trap, no? So, nakailang daga na rin tayo dito sa ating trap na to. So, ngayon susubukan natin kung mahuhuli natin yung dagang umaligid dito sa atin. Dito sa likuran natin. So, delikado, no? Meron tayong mga ibon dito. And mga kalapati, kailangan mahuli natin yung daga na yun. So, set natin ito ngayon at ilagay natin dun sa pwesto ng daga. Tara. So, lalagay natin pain dito, pagkain ng kalapate, mga kabuting ting. Yan. So, sa mga nagtatanong kung bakit daddy buting ting, no, eto ang dahilan, no. Mahilig tayo magbuting ting ng kung ano-ano. At eto nga yung isa sa mga nabuting ting natin, no. Isang mousetrap, sariling design natin to. Wow! So, ngayon ko lang ulit ginamit to kasi nabugbog yung ulan. Ay, nabugbog yung ulan. Nabugbog ng ulan yung kahoy nito dati. And medyo nabulok. Kaya ngayon, pinalitan ko yung mga kahoy niya. Yun. Yan, so eto mga kabuting ting at naiset na natin, no? Yan, so lalagyan natin ng pain dito sa likod. Tapos sasara natin yung pinto para walang ibang entrance yung daga kundi dito lang sa harapan. And para nga mahuli siya ng ating trap. So lagyan natin ng pagkain ng kalapati natin dito. So, kung gusto nyong gayahin to, no, meron tayong link ng video nito. At lalagay natin sa description kung paano gawin to. Meron na tayong tutorial na nagawa dati para dito sa ating mousetrap. And dito natin nilalagyan ng pain sa likuran para safe yung kamay natin. Ito yung madisgrasya. Huwag sa harapan kasi dito yung pinaka-trap natin. Eh. So, okay na yan. And sasara na lang natin yung pinto. Okay. So ilagay na natin dito sa pwesto.
kung saan umiikot-ikot yung daga sa gabi. Dahan-dahan lang dahil medyo sensitive na yung trigger natin. Dahan-dahan natin mailagay dito. So dito ko lagi nakikita yung daga na yun eh. Dito natin isa-set to. Okay. So ayan, so all good na yung ating trap dito. At tingnan natin bukas kung mahuhuli niya ba yung dagang umaaligid dito sa ating mga ibon sa likuran, no? Sa ating kalapate at sa ating mga ibon. So eto, medyo safe naman yung kulungan natin para kay Berne. So hindi siya basta-basta madadali ng daga kasi wala naman siya sa first floor. Nasa second floor pa siya and hindi naman makakaakyat yung daga dito. Hindi naman makakapasok kasi maliliit yung butas nito. Yan, makipot lang yung butas ng screen natin dahil nga kulungan ng pinches dati to. So safe naman si Berna dito. Pero kailangan mahuli natin yung daga na yun para talagang safe na safe. Pati yung mga African lovebirds natin doon. Yan, para hindi sila madisgrasya. Okay, so eto, check natin bukas, no? Kung makakahuli yung ating Tower of Death mousetrap. At special shoutout sa ating bayaw na si John Paul Mendoza, no? Kasi siya yung naglettering, no? Tower of Death mousetrap sa harapan. Ayan, kung nabasa nyo kanina yon, ang pangalan nga yan ay Tower of Death mousetrap. At yung bayaw ko na si Paul Mendoza yung naglettering yan. Okay, so yun lang muna for today, mga kabuting ting. At mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Cyrus Ken Abadilla, kay Noel Maun from Pampanga. Shoutout dito kay Roland Sabile from Mexico, Pampanga. Shoutout din kay Alshin Umbao from Camarines Norte. Shoutout dito kay Kian Dichoso, kay Alicia Jean Messina, kay Joshua Samia from Pampanga. Shoutout din tayo kay Gabriel Icamen, kay Angelo Vergara from Bulacan. Shoutout din tayo kay Dexter Mini Avery. Shoutout din tayo kay Hervin Flores, kay Domingo from Los Angeles. Shoutout din tayo kay Raymond Mendoza at sa anak niyang si Orhayon. Shoutout din tayo kay Otoy ng Dagupan City. Shoutout din tayo kay Rayjan Uliganga. At shoutout din tayo kay Carlo Ocampo from Lubao, Pampanga. Shoutout din tayo kay Julito Figa. Shoutout din tayo sa JC YouTube. Shoutout din tayo kay Paul Ellison Garcia from Nueva Ecija. Shoutout din tayo kay Jonathan De Los Reyes. Shoutout din tayo kay Henry Canlas. Shoutout din tayo kay Prince Edmar Mante, kay Steven Sanchez from Macabebe. Shoutout din tayo kay Lawrence Barin. Shoutout din tayo kay Mark Daniel. Shoutout din tayo kay Emmanuel Benedict Makuha from Batangas. Shoutout din tayo kay Mean Love TV. Shoutout din tayo kay Chrismon Jacob. Shoutout din tayo kay Chrismon Jacob Timpog from Florida Blanca. Shoutout din tayo kay Jace TV. Shoutout din tayo kay Enzo Contreras from Concepcion Tarlac. At tinakpan ni Kokoy yung camera. Okay, ganito. Shoutout din tayo kay Enzo Contreras from Concepcion Tarlac. At shoutout din tayo kay Jan Derek Linato from Batangas. So maraming salamat na kabuting ting sa suporta nyo sa ating YouTube channel. At sana'y nagustuhan nyo yung ating video for today. At kung gusto pa naman gantong video, click muna yung subscribe button at yung bell button para lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload pa namin. At like mo na rin yung ating Facebook page, Daddy Buting Things Mini Avery. At yung ating official Facebook group, Daddy Buting Things Mini Avery FB Group Community. Para kahit nasa Facebook ka, ay lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload pa namin. At abangan nyo bukas yung video natin kung makakahuli ba yung ating Tower of Death mousetrap. Okay, so yun lang muna for today, mga kabuting ting. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Bye-bye.